Hello everyone, mga Viva Maximals and soon to be Viva Primals. It's Friday, and you know what that means. It's time for your weekly dose of Fridays with Viva Max dito sa ating bold review ng Panibugho. Ayun. So bago pa tayo manibugho sa gagawin nating review, is ano naman sana, like nyo sana yung video, subscribe kayo sa channel na to, hit that bell icon, we are pushing for 4,000, 4K, Roppongi, 4K subscribers dito sa channel na to. This is Harriet, the Vivamax Master, and soon to be a Prime subscriber ng Viva Prime, kasi di ko pa napapanood yung Made in Malacanang. Ayun, so yes, we are going to be reviewing Panibugho, which is starring the Raz family. Yan, si Angela Morena, si Micaella Raz, main event Mica, and Stephanie Raz. I think this is the second movie where all three members of the Raz family are gathered into one blockbuster dito sa Vivamax. I think the first one is Bata Pa Si Sabel, which got a smash rating sa ating tier list. Ayun. So, without further ado, ito na ang ating bold review ng Panibugho. Ano nga ba yung Panibugho na to? Well, this is a story of three sisters. Angela is playing the role of Sonia, Mica is playing the role of Leia, and Stephanie Raz is playing the role of Esther. The thing is, si Leia is the balance. Perfectly balanced, as all things should be. Nang dalawa. Si Sonia yung medyo strict, by the books, orthodox, na babae, na ate, na may mga tinatagong sikreto. And si Esther yung outgoing, unorthodox, free-spirited na sister nila. So yung dalawa na to, yung magdalawang ate, si Esther at si Sonia, sila yung ano, lagi nagka-clash ng ego. Kasi sila yung ano, medyo unbalanced, or ano ba yun? Differentiating ego, medyo nagka-clash. Their styles clash. See what I did there? At yung beguiling light nila, itong is si Leia. So, may mga moments dito sa pelikula to na nakalimutan, na nalilimutan ng cast. Yung internal infighting nila. Like the time na naligo sila sa dagat, or sa lawa, or sa ilog ba yun? But, yun. They live in a province. Hindi Nueva Esperanza province sila. Basta nakatira sila sa isang probinsya na minana nila galing sa kanilang ama, which is played by Soliman Cruz, si Don Fidel Paraiso. So Paraiso itong bahay nila. And itong nga si ano, Sonia, medyo mature, magaling na doktor or estudyante na medisina or something. Basta alam ko, may background natin siya sa medisina eh. And then they meet this guy who is played by Kiko Estrada, who goes by the name of Felipe. Si Felipe ay isang misteryosong tao na parang inisip natin siya yung wrench dito sa pamilya to. And wrench meaning it, the Raz family or the Paraiso family dito sa pelikula to, they're working at full gear, and Kiko Estrada is the wrench that will ruin their samahan, their family. Nothing is stronger than family, ika nga. Except the power of Kiko Estrada, the Felipe. Si Felipe, he managed to seduce both Esther and Leia, but he attempted to seduce itong si Sonia, but he failed. Kasi itong si Sonia pinagsususpensyan pa rin siya. I mean, they let an injured stranger in. Injured si Felipe nung siya ay inalok na makitira dito sa bahay ng mga Paraiso. So, of course, the first person na lumapit kay Felipe ay itong si
ano, itong si Esther, kasi siya yung free-spirited, siya yung outgoing. And she, yes, she seduced Felipe. They actually had an intimate kissy-kissy, like, sa cornfield, cornfed meathead itong si Felipe. But the his true love naman, may time na gusto makipagtalik itong si, ano, itong si Esther kay Felipe, at hindi siya, alam mo, hindi siya, ano eh, hindi the boy junior niya. Alam mo kanino na boy junior niya? Dito kay Leia. And, alam natin true love to kasi may background music habang nagtatalik itong si Leia sa si Felipe. And this further threw a wrench in the relationship of the sisters. So, gano'ng kabitter itong si Esther na pinagpalit siya sa kapatid niya na si Leia. Well, she attempted to injure her. When you, if you look into this film, if you miss a bit of details, medyo malilito kayo. Pero dito kasi nagluto ng ginataan itong si Leia for dinner, and then nakakain si Leia ng bubog. Saan ang galing yung bubog? Well, if we go back in time during this movie, naglilinis ng bubog itong si Esther. So we assume Esther's the one who puts the bubog in Leia, in Leia's food. So while injured itong si Leia, Esther and Felipe managed to go out to the market. They have the date, and this is where Felipe's real identity got exposed by isa sa mga tindera sa palengke calling him Tomas. And dito nagsuspecha si Esther, but Esther took the opportunity to have a one night stand kay Felipe. So that's new, that's something. And Esther decides to investigate. She find the yung mga papeles ni Felipe, and the yung nagtitinda sa palengke was right. Itong si Felipe ay si Tomas. And when they were saying grace, eh, kinumpronta nitong si Esther si Felipe about his real identity. It turns out Felipe is really Tomas. He is a rebel. He plotted revenge against the Paraiso family for taking away yung lupain na pinagmamay-ari ng tatay niya, the real Felipe, and nag-take away yung tatay ng mga magkakapatid, which is Fidel Paraiso, si Don Fidel. But in ano kasi, in hindsight, medyo nag-mellow yung puso ni Felipe towards sa magkakapatid na hindi na niya inenact yung revenge. Esther, still bitter on the situation, nagsumbong siya sa boyfriend ng kanyang ate na si ng boyfriend ng kanyang ate si Sonia, yung boyfriend niya. So every night kasi nagkikipagtalik itong si Sonia sa isang sundalo who is naghahanap ng bagong destino. Pero ang catch kasi, para makahanap ng bagong destino yung boyfriend ni Sonia, kailangan niya makahuli ng rebelde. So nagsumbong si Esther. But on the second thought, dahil nga medyo baliw yung sundalo, eh, binawi ni Esther yung plano niyang isumbong si Tomas dun sa sundalo. The soldier is played by Benz Sangalang, by the way. And then Benz, the soldier, proceeds to kill off Esther for betraying him. So Esther's body was found. Leia and Sonia grieve. And then dumating si itong sundalo sa pamamahay ni Sonia. He finds Tomas and ties him into the chair. And Sonia promised na ayun nga, parang yun nga, ita-turn over nila si Tomas in the morning. So they assume to have intercourse during the night. Pero nag-iba isip ni Sonia kasi alam niya na yung sundalong pumatay kay Esther. Noong time kasi na tumatawag yung sundalo kay Sonia is the time na umalis si Esther ng pamamahay nila. So she assumed na si Esther para magsusumbong nga sa sundalo. And she was right. And it was a struggle. Leia actually hit the soldier with a pipe sa likod. And in the end, Sonia killed the soldier. Leia, on the, yun nga, on the blessing of Sonia, elope with Felipe to live a new life. Iniwan si Sonia behind, knowing na si Sonia pala ay buntis sa anak ng sundalo,
after she killed off the dad, the soldier, she decides to, ayun, magpa-aresto as we see a police caravan headed towards their home. This is Panibugho, who is currently sitting at a, ano yung ranking niya sa Vivamax? 4 stars on the Vivamax scale. And yung kanyang ano, yung kanyang ano, dating sa nudity, it's such mellow. Medyo matagal pero mellow. Alam mo yung smooth? Alam mo yung parang ito yung easy rock ng ano eh. Ang medyo marahas lang na mga eksena dito or yung medyo mature ay yung pagdating kay Stephanie Raz or the character of Esther. Kasi nga outgoing eh. So pati yung style is outgoing. There's very many minute details na kailangan mong i-put your attention on to way understand this film. Also, yung acting dito, I like Angela Morena's performance here. I know I like a lot of critics will dogpile on her, but I think she did a good job here. I like seeing more improvement nga, especially with Micaella Raz, and I think this is like Stephanie's best performance. Yung accent nga lang talaga ni Stephanie yung ano, pero yung talagang medyo sablay pa, but she's getting there. Now, this is set in the late 90s, so may mga ano, may mga sabi sa description, set in the late 90s. So, you will see some old $100 bills in lumang design. And, yung mga setup dito ni Felipe para sirain yung magkakapatid, like, stealing yung ipon ni Sonia, yung pag-iswap ng mani to the ointment, kasi allergic daw si, ano, si Esther sa mani. So, pinahid ni, ano, ni Gigo Estrada si Esther ng peanut butter oil imbes na ointment. Yeah, it's ayun, he did his job as a ploy. Pero yung nga, yung tunay na villain dito, it's not even Esther is the real villain. The real villain is the character Ben Sangalang. But if you like to put it in this perspective, si Esther talaga yung villain dito. But you have to put sympathy as well on Esther to kaya ayun. Now, where do we make this? First, we edit the tier list kasi may bagong pelikula ang Vivamax, which is taginit kahit Enero pa. Ewan ko, ano nangyari sa Odessa? Nawala bigla yung Odessa eh. Pero ayan. So, where do we put Panibugho in the ranking? I enjoyed the film, but I couldn't warrant it to give a smash or the new tier perfect. I would like to say this movie is an all-nighter. It's all-writer, yeah? Yeah. Yung fun stuff dito, ang fun stuff nga dito, kahit sinabi ko medyo outgoing yung mga scenes ni Stephanie Raz, yung ingenuity naman sa mga scene ni Micaella, yung pininggir siya gamit yung saging. Natawa ako dun. Ayan. Ayan. So yeah, that's my recap of the story, my review of Panibugho. Let me know in the comments what you think. Leave a like. Subscribe to the channel. Abutin natin ang 4K ito. And then this Sunday, episode 4 ng Lovely Ladies Dormitory. Then next Friday, we will be reviewing Christine Bermas, The Return of the Bermas. I think it's Christine Bermas and Chloe Jenna as well is in that movie. Poor Nightbird. This is your boy, the God Gamer, Harriet. Goodbye and good night. Bang!